salamat sa biyaya mo. Ako'y sadyang binabago araw-araw. Dakila ka tapat sa buhay ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, punong-puno ng energy ah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon at muli tayong nagkasama-sama at nagkatipon-tipon ngayong araw na to. And nais ko lang i-share yung mga nangyayari sa Impact Church itong mga nakaraang mga araw, mga linggo. Nakikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Yung campus ministry na ginagawa ng bawat kasama natin dito sa church, nakikita natin kung papaano nila binabahagi, papaano nila isinishare yung magandang balita at magandang regalo ng Panginoon sa mga tao. And ganun din sa ating malasakit, palakpakan din natin yung ating malasakit at yung ating mga campus ministry. Tunay nga na maraming ginagawa ang Panginoon na hindi natin nakikita minsan. Nawa pagpatuloy natin yan. Pagkat ang ating Panginoon ay tinubos talaga tayo. Nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin para tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Amen po ba? Through Jesus, grace and sacrifice on our behalf, we are redeemed from sin and we will enjoy eternal life. Ang sarap di po ba? Yung ma-enjoy natin yung buhay na walang hanggan. Kaya sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. Pagkat siya lamang at wala nang ibang daan patungo sa kaligtasan. Tumayo po tayong lahat. At sama-sama nating papurihan, dakilain ang ating Panginoon. My soul, His blood
with my sin. I believe, I believe, I believe. My shame is taken away, my pain. Of peace, and I will live my life for you.
Hallelujah. Indeed, that you are the Prince of Peace. You're the only one who can bring true peace, Lord. Pinili mong i-offer ang iyong sarili as a sacrifice on the cross for our sins, so that we could have peace with God and mended our broken relationship with you. No sin, no guilt, no condemnation that can separate us from you. You are worthy of our praise, Lord. Glory and honor. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and for the price you
Panginoon, na karapat dapat ka namin purihin. Walahati, papuri, at pasasalamat sa iyo, Diyos. Napakayaman ng biyayang ipinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Lord. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahi. Iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karunihan. Ibig mo ako nang di kayang kumbasa. Iyakap mo ako sa aking karumihan.
sa iyo, Panginoon. Salamat sa sukdo lang biyaya, Panginoon, na kahit kami hindi karapat-dapat, Lord, patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa lahat ng mga tsansa na binibigay mo sa amin. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin kung papaano kami mabuhay, kung kanino kami dapat mabuhay, Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon. Panginoon, punuin mo ang lugar na ito ng iyong banal na Espiritu. Ipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo ang mga isip namin, Panginoon. At naming tatanggapin ng buong buo ang iyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak na iyong pinagkaloob upang kami maligtas. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang lahat. Amen. Maari po ba natin ulit palakpakan ang Panginoon? Amen. Tunay nga na siya ay mabuti at siya ay tapat. At welcome po sa Impact Church. Sa gusto naming batiin po ang bawat isa ng magandang-magandang araw. Okay? So batiin po natin ang mga bisita natin ngayong araw na ito. Si Lovely Balili. Asan po si Lovely? Ayun. Hello po. Welcome po sa Impact Church. At si Gianna. Si Jean Gianna. Hello po. Fortes. Welcome po sa ating simbahan sa Impact Church. And sana makasama po namin kayo sa mga susunod pa na linggo. So dako po tayo sa ating mga announcements ngayong araw or ngayong linggo na ito. Of course, babatiin natin ang mga birthday celebrants at ang magbe-birthday ngayong araw na to, nagbe-birthday actually, ngayong araw na to, September 1 ay si Ate Liza, Alisa Yushang, at si LJ Lumawan. Happy, happy birthday po sa inyo. Sa September 2 naman po ay magse-celebrate ng birthday si Bradmir Fernandez, si Pastor Olim Aki, ating poging-poging pastor, at si Daniel Elijah Aguila ay magbe-birthday din po sa September 2. Ayan. Sa September 4 naman po, si Tita Jean or si Ate Jean Migraso po ay magbe-birthday din. At sa September 6 ay si Renzo Russell Limosnero ay magbe-birthday din po. Happy, happy birthday, Renzo. Sa mga ministry report, ito po yung mga ginawa natin ngayong linggo po na ito. Of course, nagkaroon po ang ating mga youth leaders ng AYMMD Leaders Summit noong Monday. So yan po ay holiday araw po ng mga bayani. Sila po ay nagpunta sa Leadership Summit ng Alliance Youth Metro Manila District. So yan po yung mga pictures and we had a wonderful time together and learning about discipleship. So, of course, meron din po ang mga kids na pinuntahan. Ayan po, ang ating mga kids ay nagpunta sa Kids Big Day Out in Favor Church. So, meron po tayong 16 kids, 17 teachers, and volunteers na nagpunta po dito sa event na ito kung saan nagkaroon sila ng mga games, arcades. Nag-arcade sila, wow. Nag-worship, and nagkaroon din po ng short talk para sa mga bata. And naka-receive din po sila ng mga prizes and mga books. Nung Saturday din po ng hapon ay nagkaroon ng Malasakit Batch 3 orientation. This is the second part of the orientation po. So yan po, we are so glad na nag-start na po ulit itong Malasakit. And masaya kami dahil nandito po ang iba sa mga Malasakit Batch 3. At masayang-masaya po kaming kasama namin kayong mag-worship ngayong araw na ito. Pero nung umaga naman po, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon maka-minister sa mga parents dahil po PTA or Parents Teachers Conference po, unang-una po ngayong taon na ito, ngayong school year na ito sa Quirino High School. At naimbitahan po tayo si Pastor Jero na mag-speak about understanding the youth. So more or less mga 800 po yung in-expect nila na dumating. So 800 po yung na-ministeran natin that time. Remind lang po natin ang mga mangyayari po next week sa Campus Invasion. Ito po ang ating mga schedule. So sa tapos na po yung Quirino High School.
So yung mga susunod po na schedule ay buong linggo na po, September 3, 4, 5, and 6. So nakasulat na rin po dyan ang mga schools na pupuntahan natin. If meron po kayong mga questions, or kung gusto niyo pong sumama at mag-volunteer sa ating campus invasion, ay sabihan niyo lang po ako or si Kuya Ryan para po kayo ay ma-inform kung paano po makakapunta doon. In line with that, tayo po ay nananawagan sa mga gusto pong mag-minister or mag-volunteer po sa ating mga campuses. Sa September po ay mag-start na ang region sa Quirino High School. So we need volunteers. Of course, marami po tayong campuses. We are around 8 campuses po ngayong taon na ito. So we need campus volunteers who will help us dahil marami pong mga estudyante ang nangangailangan ng kailangan nilang makilala ang ating Panginoon. At yun ay magagawa natin sa through our campus ministry and through our region. So lapit lang po kayo sa akin or kay Kuya Ryan kung gusto niyo pong mag-volunteer. Next po ay meron po tayong Uplift Worship Night sa September 6. So it starts po at 7 p.m. So kung gusto niyo po na pumunta and to have a different worship experience, punta po tayo dito sa Uplift Worship Night. And lastly, gusto po namin i-announce for all the couples, magkakaroon po tayo ng couples fellowship. Palakpakan naman ng mga couples dyan. Amen. So magkakaroon po tayo ng couples fellowship this September 28, 2024 sa Impact Church Hall, 9 a.m. So please mark your calendar sa ating mga activities. Napakarami po nating gagawin. And we praise the Lord for that dahil buhay na buhay ang ating mga ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. And meron pa po tayong mga bisita pa. Si Mrs. Anna Nang. Hello po. Welcome po sa Impact Church. Paano ko po babanggitin to? Toma. Hello. And isang family po. And si... Sorry, mahina po ako. Paano ko po babanggitin yung name mo? Rothschild. Hello po. Welcome po sa Impact Church. Meron pa po tayong bisita, si Ish. Asan po si Ish? Ish, asan si Ish? Ayun, hello! Welcome sa Impact Church. Sana makita pa namin ulit kayo. And si Edwin Saison. Saan po si Edwin? Hello, hello po. Welcome po sa Impact Church. And as bilang part po ng ating worship, this time po ay ihanda po natin ang tithes ng Panginoon at ating mga offerings. And before we stand up and give His tithes and our offerings, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po dahil each and every blessing came from You, Panginoon. We owe nothing, Panginoon, dahil lahat ng meron kami ay nanggaling sa Iyo. At sa Iyo lang namin ito ibabalik, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil tunay nga na Ikaw ay tapat, tunay nga na Ikaw ay dakila, at totoo ang Iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat dahil we serve a God who is immeasurable, infinite, and sobrang mabuti, Panginoon. And we are excited, Lord, to know You more in our lives. May this honor You, yung tithes and aming offerings, Panginoon, honor You and glorify You in every way, Lord. And this we pray in Jesus' name, Amen. Church, bigay na po natin ang kanyang tithes and ating offerings. Morning, everyone. Morning. Naririnig niyo na ba ako? Morning. Morning. Okay. Merry Christmas po. Christmas. Opo, nalimutan ko pong palabasin si Jose Marichan.
Wala sa isip ko. This morning ko lang naisip. Pero Merry Christmas, everyone. Parang sarap ng season na papasukin natin. Pasko na. Tama po ba? Hindi ko alam yung ingay kung excited sila sa Pasko o nagwo-worry na sila dahil Pasko na. Diba? Pareho daw. Let us pray. Father, we are grateful, thankful, Lord, for seasons in our lives. Lord, maraming salamat kasi in different seasons, changes may come. But the truth that you are good, you are just, you are merciful, you are kind, stays the same. Na ikaw, Panginoon, ang Diyos na aming pinupuri, ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na nagtatapat sa amin kahit na paminsan-minsan, Panginoon, sa season ng buhay namin, hindi kami tapat sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay ng mga provisions mo sa araw-araw. Sa pagbibigay sa amin ng lakas ng katawan para kami ay makapagtrabaho at kumita, Panginoon, at ma-provide ang pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat sa favor, Lord, na binibigay mo sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Sometimes these little favors, Lord, hindi namin nakikita, pero alam namin, O Diyos, ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang lumikha, ikaw ang siyang gumabay. Lord, we thank you for even healing, Lord, our sicknesses physically. Marami sa amin, Panginoon, nagkaubos, or may ubo ngayon, may sipon, may lagnat, or anything else, Lord. We pray, Father, that you will heal all of us, Lord God. Not only physically, but also emotionally, Lord. Lord, we thank you for looking at us, not by the merits that we did, hindi po sa mga ginawa namin sa aming buhay, but rather, Lord, looking at us with mercy, with love, because of the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross. Father, as we open your word, as we will be challenged by your word, allow us, Father, to respond. Kami po ay sumunod sa utos mo sa aming mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Have you ever felt that may injustice na ginawa sa inyo? Yung tipo po bang bumibili lang kayo ng suka, nagbigay po kayo ng 1,000, ang sabi po ng tindera, 100 lang ang binigay mo. Diba? Tapos, ang masakit nun, tinago niya na lahat ng pera mo. Or, have you ever felt accused by someone, ginawa mo to sa akin? Yung po bang may natitirang ice cream sa loob ng freezer, iisang scoop na lang, tinatago-tago sa ng nanay mo, inakusahan ka ng nanay mo kasi naubos, nilagyan ng tilapia, pagbukas niya, uy, tilapia pala. Tapos ikaw yung inakusahan, ikaw yung kumain nito, samantalang yung kapatid mo naman ang kumain. Na? Sa buhay po natin, lagi po tayong aakusahan. Unfortunately, we will always be accused. All of us will be accused that we are sinful. And all of us, bawat isa po sa atin, will be guilty of that accusation. Wala po ni ako bilang pastor, si Pastor Zero, si Pastor Gerard, no one in this church
can stand before God and say, I am not sinful. All of us will be guilty by that accusation, by that fact that we are sinners. Tama po ba? Last week, medyo hinimas-himas ko po kayo, di ba? Ang ganda ng message last week eh. God's goodness. Na kahit anong gawin natin, mabuti ang Diyos. Na kahit anong gawin natin, ang nature ng Diyos, mabuti lagi. This Sunday, sasabihin ko po naman sa inyo, ang nature ng Diyos, He is just. He is just. He is the God and He is the righteous judge that will judge us pagdating po ng panahon. Meron po kaming kapitbahay na judge. Tama ako kayo, Jet. May kapitbahay kaming judge. Takot kaming galawin yung bahay niya kasi judge siya. Huwag ka magpa-park doon, huwag ka mag-ano doon, huwag ka masyado mag-iingay kasi judge siya, di ba? Lahat tayo kinakatakutan ng judge. Judge, tama ba? Kaya nga tatayo ka eh. Pag pumasok siya sa courtroom niya, kailangan tumayo ka. Pag hindi ka tumayo, binabastos mo siya. Okay? So, sometimes we don't look at God that way. Hindi natin tinitignan ng Diyos that He would be the righteous judge. Rather, we always want to see Him as the good God. A good God who would not change. A good God who would not put up a guilty verdict. Always, ang sasabihin niya, mabuti. Kaya gusto natin magkasala kasi at the end, lalapit lang tayo sa Kanya, papatawarin na tayo. Tama ba? Ayaw niyo sumagot, guilty kayo. Guilty din naman ako, kayo naman. Yeah, there are times that we love to go to our favorite sin and say that eventually, the Lord will forgive me. Eventually, the Lord will be the one to look at me. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon that the end of life, when we, just before we celebrate eternity with the Lord Jesus Christ, we will be judged. Hahatulan po tayo ng Diyos. Sa impyerno ka ba o sa langit ka? Will you have a crown of life or will you suffer eternal death in hell? Will you have many crowns of life in heaven because you have shared the gospel to many people and you have been fruitful in making disciples? According to Bruce Wilkinson, meron pa rin pong ganong judgment ang Panginoon. So you cannot be saying that, I'm a Christian, okay na ako, uupo na lang ako sa church, makikinig ako kay pastor, mananalangin ako, magdi-devotional ako, ayos na. Let us all remember that God has a purpose for our lives, isn't it? Alam niyo po, simple lang po yung nagugulat ata siya sa akin. Simple lang po yung sinasabi. Nawala tuloy ko kay baby eh. Simple lang yung sinasabi ng Bible that simple lang po yun. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ, hindi pa tayo namatay kaagad. Tama ba? Tama? Nandito pa po tayo lahat eh. We're not a pigment of our imagination, di ba? Lahat na nakikita nyo, katabi nyo, sabi nyo, maganda ka, pogi ka, sa katabi nyo. Hindi po, ngayon na. Pag sumagot siya at gumiti sa inyo, buhay kayo. Hindi siya sumagot, naku po,
Di ba? Okay, sumagot naman. Okay. Ngayon, nung nakilala niyo si Jesus, hindi pa kayo namatay kagad because you have a purpose in life. We all have a purpose in life, and that is to bring the good news to the rest. That this good news of the gospel is there. Right? Before we continue on digging in, let's all rise and read God's scripture for this morning. Let's all rise. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng 2 Timothy chapter 4. Can we read it all aloud? In the presence... In the view of His appearing in His... I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage, and with great patience, instruction. For the time will come when people will not look up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will turn their ears away from the truth. But you endure hardships, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry, for I am departure is near. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now, will award me on that day. And not only to me, but also to those who are. May the Lord bless the reading of His word. You may be seated. Paul was in prison when he was writing this letter. In fact, he was towards the end of his life. Patapos na po siya sa buhay niya. He's in Rome. Ang sabi niya ni Bible Project might be in a house arrest, pero nonetheless, hindi suitable yung living. Towards the end po ng iba ng following verses ng chapter 4, humihingi na siya ng cloak, ng jacket. Kasi nga, mag-winter na, malamig yung semento o mas malamig yung bato na tinutulugan niya. And he was telling Timothy to, he was charging, urging Timothy to live a life worthy of the gospel. Pero we have to understand what the gospel is. Ano po ba yung gospel? That Paul is willing to die for the gospel. The arrest of the apostles was died for the gospel. What is this gospel? What is this good news? This good news is that Jesus, ang Panginoong Jesus, became sin for us. He had no sin. He know no sin. Yet He became sin for us so that in Him, our sin may be forgiven. Wala pong kasalanan ng Panginoong Jesus. Nabuhay siya ng walang kasalanan sa mundong ito. Tama? Pero siya ay namatay, siya ay naghirap ng sobra-sobra dahil sa mga kasalanan natin. So that in Him our sin may be forgiven and His righteousness might be with us. Yung gospel po, ang Panginoong Jesus, walang kasalanan, ngunit pinarusahan para sa kasalanan ng tao, para yung righteousness niya, yung pagkamatuwid ng Panginoong Jesus, mapunta sa bawat isa sa atin. That's God's gospel.
And we cannot have that gospel if God is not just. Jesus died for our sins according to the scriptures. He was buried. He was raised on the third day according to the scriptures. This is because all have sinned and fall short of God, the glory of God. But all can be saved freely by His grace through the redemption that came through Jesus Christ alone and His sacrifice. Sa Kanya lang, walang iba. Hindi sa pagbibigay nyo sa simbahan, hindi sa paggawa nyo ng mabuti, hindi nyo pagsisinungaling, hindi doon. Lahat tayo guilty. The gospel just is saying, you're guilty, but because of the love of Jesus Christ and His sacrifice on the cross, you are saved. Hirap isipin, no po? Parang may utang ka, pero nabayaran na. Wala namang lumalabas sa'yo. Tama po ba? That's the gospel. Kaya nga daw po, pag pinagkatiwalaan natin yung gospel, if we, here's a trustworthy saying according to Paul in 2 Timothy chapter 2, verses 11 to 13. Here's a trustworthy saying, if you die with Him, you will also live with Him. If you endure with Him, you will also reign with Him. If you disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful. He cannot disown Himself. Mga kapatid, sabi ko po last Sunday, ang kabutihan ng Diyos nandyan palagi. Tama? Anong inaantay niya? Tayo. Our response towards that goodness. Hindi po ino-offer ng Diyos sa mga tao na hindi gusto ang gospel, hindi niya po binibigay lang ito basta-basta. Kasi ganun siya ka-importante. Kailangan ikaw mismo ang magdesisyon na tatanggapin ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. Susundin ko siya bilang aking Panginoon. Hindi pwedeng yung nanay mo ang magdesisyon para sa'yo. Hindi rin pwede yung tatay mo magdesisyon para sa'yo. Hindi rin pwede yung kaibigan mo yung pwedeng magdesisyon sa'yo. Kaya nga, di ba, sa Impact Church, we always tell everyone that you need to share the gospel to your parents. Last Monday, I was talking about the gospel and the feet that needs to bring the gospel to others. Ang sabi ko po sa mga youth leaders na nando doon, yung kaibigan nyo, akala nyo, mabait siya, okay naman, naniniwala siya sa ganito. Pero kung wala siyang Jesus, pupunta pa rin siya sa impyerno. That's the truth. That's the hard truth that all of us must understand. The good news of the gospel is that Jesus Christ died for you. But you need to accept Him. Accept the truth that He died for you. Pag ginawa mo yon at namatay ka rin sa sarili mo, mabubuhay si Kristo sa iyo. Pag pinaghirapan mo ang mga susunod na mga pangyayari sa buhay mo dahil sinusunod mo na si Kristo, bibigyan ka niya ng reward. Pero pagka dinisown mo siya, pagka inayawan mo siya, hindi niya ipagpipilitan ang sarili niya sa iyo kahit ganun siya kabuti. Nakuha niyo po ako? Hindi po yan yung kadalasan nangyayari ito sa amin as pastors, lalo na pag kami training sa Nueva Ecija. Ang nangyayari po, magpapa-Google form kami, magpapa-pre-register, tapos yung hahabol,
Alam niyo po, yung hahabol, na-prepare mo na lahat. Pagkain, libro, handouts, ballpen, saktong-sakto na dun sa nag-register. Tapos biglang may 10 darating hindi nag-register. Papagiltihin ka pa. Maawa na po kayo, kailangan po talaga namin to eh. Pasensya na po, hindi po namin na ano eh. Kahapon ko lang po nakita eh. Tapos, it can be easy for you to bring them in, right? Pasukin mo na lang. Magsobra ka na lang doon sa prepare mo. Pero ang katotohanan po sa gospel, walang sabit. Walang hahabol. There will come a time when the Lord Jesus Christ would come back on earth and He would just come back for His own. For those people who believed in Him. For those people who loved Him. For those people who died for Him. Those people na hindi yun pinagginawa, hindi yun, hindi sinapuso, sinabuhay ang gospel na yun, sorry, God's justice would say, you will stay on earth, you will have eternal death instead of eternal life. Kaya nga po, we always say as preacher, the time is now. Ngayon na. Ngayon mo natanggapin si Jesus, wag bukas, wag sa susunod na panahon, kasi may kasalanan pa. Gusto ko pang gawin yung kasalanan na paboritong-paborito ko. Wag po. Ngayon na. The Lord's telling you to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Do it now. Don't do it tomorrow. Don't do it later. Do it now. For you don't know when He's coming. You don't know the time that kukunin niya na yung buhay mo. Tama ba? Pero the time is now. See, ang gulo ng message ngayon eh. He's good, but He's also just. He's the God of justice. According to A.W. Tozer, God is love, and just as God is love, God is justice. God is love, and just as God is love, God is justice. Ganito daw po yan, sabi ni A.W. Tozer. Hindi daw po natin pwedeng tignan ng Panginoon ng portion na mabuti lang siya, 50%, 10% just siya, 20% merciful siya, 30% immeasurable siya. Hindi daw po ganun. But you have to see Him as a whole. He's good 100%. He's just 100%. He's loving, He's merciful 100%. Hindi katulad natin. Kaya natin maging schizophrenic. Di ba? Alam niyo yun? Kalahati. Yung mabuti ka. Tapos pagtalikod ng isa, masama ka na uli. Diba? Hindi ganun si God. Si God, He's good and He's just. He's merciful, He's faithful, He's kind. He's all like that. 100% lagi. Hirap intindihin, di ba? Siyempre, hindi tayo si God eh. Pag naintindihan natin yun, si God na tayo. Hindi natin maintindihan masyado. Bakit? We are finite beings. Our brain is just in our skull. Di ba? Yung talino natin, nandun lang, limited yun eh. Hindi nga natin alam kung anong mangyayari 10 minutes from now eh. Tama po ba? Pero God knows that. That's why He can be 100% God, good, He's 100% just, He's 100% all of these attributes. God acts justly from within.
not in obedience of some imaginary law, because He is the author of all laws. He acts like Himself all the time. Tandaan po natin yun. God acts justly from within, katulad ng God acts good from within. He's also asking, acting justly from within. He's the author of all laws, whether it's scientific laws, whether it's the law of the land. He wrote everything. He's the creator, tama ba? He's infinitely, He's immeasurable, He's good, but He's also just. He cannot, hindi po niya pwedeng i-deny yung sarili niya. Kaya ang tanong ni Brother Almsem, isa pong church father, how can God justify a wicked man? How can God justify me? Paano niya ako titignan? Nang bilang isang tao and act justly. Makasalanan tayo, tama? Pero God can save us. If He cannot contradict Himself, how can He justify a wicked like me? A wicked man like me? God always acts justly, not by compulsion from outside, but because that's the way He is. He can forgive us. He can declare that we are free of sin. He can justify us because He did something. Okay. Sabi po ni Brother Amsem, according to Tozer, there are 3 points. Number one, the unity of God. Because God is one, God's attributes never quarrel with each other. Sabi ko po sa inyo, di ba, 100% God good siya, 100% merciful siya, 100% lahat siyang ganun. Hindi po yun magkakwarel. Hindi po yun mag-aaway-aaway. He's like that. Ganun po siya kagaling eh, bilang Diyos natin. God won't have, would not contradict Himself. Since God is one God, everything that God does harmonizes with everything else. For He is perfect. All God's attributes are one together. So, we have to note that God, the Trinity, God the Father, Son, and the Holy Spirit is one. His attributes, He's good, He's just, He's merciful, He's kind, He's immeasurable, infinite, omniscient, omnipotent. Lahat po yun, isa lang. Hindi pwedeng mag-away-away. They act together in unity. Gets nyo po? Hirap, no? Paano yun? Pero ganun talaga eh. He's just one. Lahat yun, iniintindi, lahat tayo makasalanan. Tama? Pero lahat din tayo may chance para mapatawad. Naiyalala ko lang po, simpleng bagay. Nung minsan, nung estudyante ko pa po si Pastor Jero sa Bible School, ang sabi ko po sa klase ko, gawin nyo ng maganda itong journal na to, I will give you a flat one. Okay? Hindi ko gusto ng computerized. I want a journal na parang scrapbook. Okay? Si Jero po, adib-adib yan.
Saka po, ano yan, competitive masyado. Pero, kaibigan ko po yan, pogi din katulad ko. So bilang estudyante, gusto niya pong maka-flat one sa klasiko. So alam niyo po ginawa niya? Pinagkaganda-gandahan niya talaga yung scrapbook. Eh nangako na ako. Flat one ang pinakamagandang scrapbook. He fell short of 2 points for a flat one. He fell short 2 points lang. Sabi ko, hindi ako pwedeng magsinungaling sa klasiko. Hindi na sila maniniwala sa akin. Tama? Saka pinangako ko yun eh. So alam niyo po ang ginawa ko? I have to put 2 extra points to everyone in the class for him to get a flat one. That's how God did it to us as well. We are all sinners. Right? Pero He put something so that we can be righteous. And He is just to everyone. Gets niyo po? Medyo short pa rin yung explanation ko, pero pwede na. Kasi hindi mo talaga maintindihan eh. Okay? Sabi ni Anselm, unity of God. Pangalawa daw po, passion of Christ. There's a mystery in the atonement. Mysterious naman talaga yung atonement of sin. Bigla na lang nawala yung kasalanan pag tinignan ng Diyos. There's that mystery in it. Di ba? Parang noong pong Old Testament times, pagka yung high priest inilagay po sa naglehan siya sa isang sheep that has to be offered. Lahat ng kasalanan ng buong bansa napunta dun sa lamb na yon. Pinatawad na lahat pag pinatay yung lamb na yon. We're atoned sa ating kasalanan. Okay? The same matter with the passion of Christ. Because He is the ultimate sacrifice on the cross, the mystery of atonement happened. Pero note this. Note that God did not change. Hindi nagbago ang Diyos. Jesus did not die to change God. Jesus Christ died to change our moral situation. When God confronts an unprotected sinner, He can die. Pero, dahil protected ka ng blood ni Jesus Christ, dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, then you won't die. Nakuha niyo po? Parang nung Old Testament din, sa peace of the sa Passover, sabi ng Panginoon, dadaan ang angel of death. Finally, para mapalaya ng mga Israelita sa paghahari ng pagkaalipin nila mula sa Pharaoh. Di ba? Tatandaan niyo po yung story, 10 Commandments, every Holy Week, pinapalabas yun kahit gaano katanda yung pinikula na yun, tama ba? Hindi pa nga restored eh. Hanggang ngayon eh. Pero, nung pinapahiran yung hamba ng kanilang bahay ng dugo ng lamb na yon, the Lord will pass over that house. Alam niya na ligtas to, protected to, walang death na papasok dito. Okay? And He can only do that because He's God. He's the author of the law. Kuha niyo po? So when Christ suffered, God also suffered their one. It's thus the atonement of sin happened. Yung nawala yung pagkakasala natin dahil si Jesus mismo, ang Panginoong Diyos mismo, ang Diyos na gumawa ng law na hindi manaputol tayo dahil sa ating mga kasalanan sa relationship natin sa Kanya. Siya rin po
ang nag-restore ng bagay na yon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Did we all die as the serpent said? Or the nung pong tinetempt ng serpent si Eva at Adan? Did we die? Yes, we did. We died spiritually. Did God give us chance to know Him? To know His goodness? Yes, He did through Jesus Christ. Did He change? No. You are still dead spiritually until such time na kilalanin mo na kailangan mo ng tagapagligtas at kailangan mo ng Panginoon. Nang kailangan mo ng isang kasama sa na mabuhay sa mundong ito. Kuha po. Third, God is not changing. Compassion flows from goodness. Yet, goodness without justice is not goodness. Ulitin ko po ah. Compassion, the compassion of God, the mercy of God, flows from His goodness. Yet without the justice, there's no goodness. Kanina napunta yung justice ng Panginoon? Kay Jesus. Imagine this God, the triune God, they're united from beginning of time. Nagkahiwa-hiwalay sila when Christ offered Himself so that our sins may be forgiven. This unchanging God did not change. He said, kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, nandun yun. It still is now. Ganun pa rin yung judgment niya. Pero, protected ka ng blood ng Panginoong Jesus, that's why death would not come to you. Pero death would come to those who does not know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kahit na pinaka-closest mong kaibigan yan, minsan kahit pa asawa mo yan. Pag wala siyang Kristo sa buhay niya. Sorry. That truth remains. Gets niyo po? So that's the gospel that Paul is willing to die for. That's the gospel that Paul, Peter, James, John, Tozer, Billy Graham, everybody else wants to die for. Kahit po ako, I'm willing to die for to share the gospel of the good news of God. Why? Because it is good. It is worthy to be spoken, lived out. Kaya nga, towards the end of the life of Paul, ang sinasabi niya kay Timothy, I urge you to live a life worthy of the gospel. He charged all of us to preach this gospel. God is just. He's good, but He's also just. Kuha niyo po. Unless we offer ourselves to Him, unless we are willing to live a life worthy for Him, His glory, then, medyo, masaya po yun pag gusto nyong gawin yun. Pagka hindi,
mahirap din po yun. Kuha niyo po ako. So the challenge for this morning is for us to live like that. From what we read, 3 points. We need to be ready in 3 matters. We have to be ready to speak and live out the good news. As part of our thankfulness to the Lord, because we're not guilty anymore, because lahat tayo binigyan ng input ng Panginoon para hindi tayo mamatay, ang input po na yun si Jesus Christ. Yung +2 points na sinasabi ko kanina, si Jesus Christ binigay po sa atin para hindi tayo mamatay. Napakasayang balita, tama po ba? Parang ayaw niyong ngumiti. Good news po yun. Tama? So in our thankfulness to God, we need to live, to speak out and live the good news. Pakita po natin sa iba. Hindi yung grouchy ka every Monday morning. Kasi kulang yung chismisan nyo ng small group nyo. Hindi po chismisan ng small group. Ang small group po, para lumago tayo bilang mga followers ng Panginoon. Tama po ba? Kaya nga pinipilit namin kayo eh. Di ba? Pinipilit namin kayo na mag-small group kayo kasi doon nyo makikilala pa further ang Panginoon. Amen? So mag-small group po ba kayo? Sana po. Ah, mamaya ah. Very good kayo. Sabi ni Paul, in the presence of God and of Christ Jesus who will judge us, He will be judging the living and the dead. In view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word of God. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. But you, keep your head in all situations. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Mga kapatid, hindi lamang po ito para sa mga pastor. Para po sa bawat isa sa atin. Gets niyo po? Para sa iyo daw, sabi mo sa tabi, katabi mo. Eh? Para sa iyo daw. To be ready to speak out the gospel. Hindi po lang kaming mga pastor, kung hindi po bawat isa po sa atin. Amen? Yay. That's why we're thankful every time you bring in visitors, kaibigan nyo kasi, kaibigan nyo, kapitbahay nyo. Bakit? We're happy to see that in church. Alam nyo po bakit? Kasi po, you're speaking out the gospel. Nung Sunday po, pinaupo ako ni Pastor June Ardina dyan sa ilalim ng TV dito. Sabi niya, umupo nga tayo. Kala ko papagalitan ako eh. Ang sabi lang ho sa akin ito eh. Pastor, Raymond. Ganun yun eh. Hindi naman yung Raymond, hindi ganun. Si Pastor, si Kuya June, Raymond. Ano na bang plano nyo? Masikip na tayo. Ano bang plano natin para sa expansion? Eh ako po, ang sabi ko, Tay, talaga nagpipray ako dun sa bagong building tayo. Amen? Amen. Nag-change na ako ng ano, hindi buong diamond na yung sasakupin natin eh. Diba? May bagong building tayo, yun ang bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Pero ayaw namin kayong pigilan na mag-invite pa. Matagal-tagal pa ata yung building. Oh, hindi natin alam kung kailan pa eh. So, anong gagawin natin? Sabi po namin, tanggalin kaya natin yan. Yung wall na yan, pangalawang wall nang tatanggalin yan. Di ba? Pasukin na natin pati yung office. Yung office, bahala na kami mga pastor kung saan kami. Tawa naman, grabe. Tawa naman kami. Kuha kami pwesto. Pero I want you to pray for that. Why? Because as you continue to speak the gospel, the church must be ready for the influx of people. Tama? Kaya nga,
May afternoon service, unang-una, yun yung solusyon. Papuntahin niyo po sa afternoon service. Maluwag pa dun eh. Tama? Dito po masikip na. Sa afternoon service, maluwag pa. Pero papaluwagin po natin to sa awa ng Panginoon. Pero be ready. Speak the gospel. Amen? Speak of the gospel. Second, be ready to finish the race of life. Hindi yung kakalimutan mo si Lord after. Masaya ka ngayon, pag mahirap na, ayoko na. Di ba? Sabi ni Paul, for the time will come when people will put out with sound doctrine. Instead, they will suit their own desires and gather around a great number of teachers to say what their itching ear would say. Hindi naman bad si Christ, si God. He's always good. There's no, He sees you justly. Hindi po ganun eh. Di ba? He sees us justly, that's why kailangan natin mamatay. Yun yung ano eh. Alam niyo po yun, nandito na tayo sa age. We are in the season that we want to hear what we want to. Yun lang masaya. Di ba? Yun lang mabuti. Pagka masama na, in Jesus' name. Hindi totoo yan. Ginamit mo pa si Jesus. Gets niyo po ako? Yung tipong pag naghirap na ang buhay mo, ayaw mo na. Ayaw ko lang maging Kristiyano. Hindi naman para maganda, ni masarap. Wala nang bigas sa malasakit, ayaw ko na. Natawa si Ate Eloisa. Pero, di ba, hindi po ganun eh. Nakuha niyo po ako? Kasi, naniniwala tayo sa Diyos na mabuti, na siya ang magpuprovide ng bigas na yun, higit-higit pa, basta sumunod lang tayo sa Panginoon. Tama po ba? Sa inyo po galing ang amen na yan, ha? Susundan namin yan. Be ready to finish the life that is set before you. Mahirap man, madali, finish it. Fight a good fight. Kasi there would come a season that you will receive the crown of life. For I am already being poured out like a drink offering. For the time of my departure is near. Hindi po ako ha, si Paul po ito. Baka sabihin nyo yung time ng departure ko, malapit-lapit na po departure ko sa pulpit. In closing na to eh. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Not only to me, but to everyone else who long for His appearing. Ang sarap-sarap po siguro na si Jesus mismo ang magbibigay sa'yo ng corona at sinasabi, anak, welcome, good and faithful servant. Hindi mo ko iniwanan, hindi mo ko iniwanan kahit na sa hirap ng buhay. Ano mang hirap ang pinagdaanan mo, hindi mo ko iniwanan. Ito ang korona ng buhay para sa'yo. Amen? Ang sarap pong pakinggan nun, tama? Pero, hindi pa po yung season natin. Gets nyo? Ang season po natin ngayon, to endure hardships for the gospel. For us to endure the hardships of the gospel. For us to like, para po katulad ng isang atleta. Salamat, Jess. Parang katulad ng isang atleta na kailangan nating tapusin yung pagtakbo. Kailangan nating tapusin. Katulad ng isang soldier na kahit na sabihin, ano man sabihin ng commander-in-chief niya,
gagawin niya. Tama ba? Katulad ng isang farmer na kahit na matagal ang pagbubungkal, matagal ang pag-aantay na para ito'y mamunga, para maging bigas, maging palay, maging bigas, para maging kanin, mag-aantay tayo, magsatsaga tayo. That's our season, people. Pero the hope that we have is that there will come a time that we will reap and we will also say, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. In seasons of life, we need to continue to strive and thrive. Kailangan po nating magpatuloy, lumago. Dahil napakabuti ng Diyos, hindi niya tayo tinignan ng makasalanan, tinitignan niya tayo ng mabuti. Tunay na ito'y sukdulang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Yung walang salang manunubos, umako ng parusang nararapat para sa atin, na sa habag niya, sa tulad ko'y igawad ang katwiran at tayo ay patawarin. Niyakap tayo ng Diyos habang tayo marumi. Inibig niya tayo na walang katumbas. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat na sundin. Karapat-dapat na ipaglaban. Karapat-dapat sa lahat ng bagay na nagmumula sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na mahabagin, Diyos na makatwiran. Kami nagsusumamo sa iyong harapan, humihingi ng patawad kapag, sapagkat hindi po kami karapat-dapat. Kami po ay marumi, kami po ay makasalanan, ngunit maraming salamat, Panginoon, sa Panginoong Jesus na nabuhay sa mundong ito, nagsakripisyo para sa bawat isa sa amin, upang kami, Panginoon, ay makita mo ng may katwiran, upang makita mo kami, Panginoon, upang despite, Father, of our dirtiness, sa aming karumihan, kaya mo kaming yakapin, Panginoon, at sabihin, anak, pinapatawad kita. Sabihin sa amin, hindi na kita kaaway. Sabihin sa amin, anak, welcome back. Lasapin mo ang pagmamahal na meron ako. Panginoon, salamat sa sukdulang biyaya na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tuwing unang linggo po ng buwan, ang Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines ay nagdiriwang, nagse-celebrate, inaalala ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kabutihan at ang kanyang walang hanggang katwiran sa pamamagitan ng Holy Communion. Lahat po ay imbitado to join this celebration. We invite you to join this celebration, but we need to remind you that you need to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ.
That's one. So everyone who has that personal relationship with the Lord Jesus Christ, you are worthy, welcome to join the celebration. But the Apostle Paul also said na kailangan tayo daw po ay saliksikin natin muna ang ating mga puso at isipan. And we don't want to let sin and unworthiness reign. Kasi instead of blessing, judgment will come. No? Kaya nga po, I will allow you to just come before the Lord and pray and thank God for His forgiveness and ask forgiveness for the sins that you have made. Saliksikin po natin. Kung hindi po kayo handa, ayos lang po yun. This is a personal commitment to the Lord. Because the Holy Communion also says that we will proclaim Jesus as our personal Lord and Savior. We will tell the world that He is a righteous judge. We will tell the world the good news that through Him there's life. Through Him there's forgiveness of sin. Hindi lang po ito tipong juice lang sa katinapay. Ang sinasabi po at sinisimbolo nito, dugo at katawan ng Panginoong Hesus. Katuwiran ng Panginoong Hesus na binibigay sa bawat isa sa atin. At ang pangako natin na mamahalin natin ang Panginoong Hesus at ipagbubuni, ipapamalita sa buong mundo na siya ang daan, buhay at ang katotohanan. Kaya nga po, bawat isa sa atin kailangan magnilay-nilay, mag-reflect bago natin tanggapin ang saro, ang tinapay. Habang kinakanta po ang hymn of preparation, the pastors and the leaders of the church will distribute the elements. Hawakan nyo lang po, magbulay-bulay kayo. Pasalamat sa Diyos, mga ako, at sabay-sabay po tayo na kakain ng tinapay at iinom sa saro. Wagas mong pagsinta habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo
sa akin. Anong habag katulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng patarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira na kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdula, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo po'y magsitayo. Lord, we thank you for the great blessing that you gave each one of us. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong sukdulang biyaya, iniligay mo sa aming mga buhay ang Panginoong Jesus upang makita mo kaming makatwiran. Upang, Panginoon, sa dumi ng aming buhay, makita mo ang kalinisan. Maraming salamat, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Ama. Maraming salamat sa buhay ng Panginoong Jesus na ibinigay para sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos. For what I receive unto the Lord, I gave unto you. On the night the Lord Jesus Christ was betrayed, He took the bread. When he had given thanks, he broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ together. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Lord, we thank you that you are the Prince of Peace. We thank you, Father, that you are good. And we can worship you, we can adore you, you can look at us, and you can accept the praises of your people. Lord, maraming salamat sa ganda ng iyong kaligtasan na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mabuting kalooban mo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala na iyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Sa pag-ibig na aming nararamdaman sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, sa pagharap namin sa panibagong linggo, nawa, O Diyos, na